Ay, mga ka-Pinoy, good morning sa inyo. Muli ay ako ilalabas para magpapawis at ngayon ay andito ako, bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at mapagpalang mapagpalang ribis ng Librero. Okay, ako ay lalabas na para ako ay pumunta na roon sa area ko kung saan ako nagraraos ng aking exercise, jogging. Jogging ako. Ngayon ulit kasi ako kung mag-jogging ay every other day ako kung pumunta roon para magpapawis pang lusumigla ang ating katawan. So, yun. Hi! Okay, mga ka-Pinoy, muli ay magandang umaga sa inyo. At nandito na ako sa area kung saan ako ay nagja-jogging. Ito po yung Marian Hills na kung saan ay dito marami ang pumupunta upang sila ay magpapawis. At magandang pasyalan ito para ikaw ay pawisan dito ka pumunta. At napakaganda ng lugar na ito. Ang nature, napakaganda. Napakaganda ng lugar. At wala kang makikita ng maraming sasakyan na pumupunta rito maliban sa mga bisikleta, mga nagja-jogging na katulad ko. So ito yun, ito yung lugar na napakagandang pasyalan at lagi ako dito, lagi akong dito pumupunta para ako ay magpapawis, para ako ay makasalanghap ng sariwang hangin, priskong hangin at oxygen nang gagaling dito sa mga puno na ito na talaga ng mga napakasarap ng dating sa ating mga katawan. Nakakatulong ito sa mga kalusugan upang tayo ay sumigla. At ang purpose ko bilang isang senior citizen ay pangalagaan ko yung aking katawan, yung aking kalusugan upang ako ay madagdagan ang mga araw ko sa mundong ito. Kaya kayo na mga senior citizen, maging hindi senior citizen, in-encourage ko kayo na pumunta kayo rito o hindi man dito, basta kayo mag-exercise tayo para sa ating kalusugan, kasi alam ko na maiksi lang ang buhay at yung nalalabi nating mga buhay ay ating bigyan ng importansya, bigyan natin ng time, tayo ay ating pasiglahin, palakasin natin ito para naman sa ganun ay mabuhay tayo ng malusog. At napakahirap po talaga ng yung mga karamdaman. Alam ko po na marami sa ating mga kababayan, hindi man senior city sa Alangan, marami sa ating mga kababayan ang mga bata pa, wala pang 60, ay sila ay mga hirap na lumakad, masakit na tuhod. Ngunit kung atin lang bibigyan ng pansin ng ating mga sarili, ay siguro ay maiwasan natin ito sa pamamagitan ng ating mga exercise, sa pamamagitan ng ating mga ensayo, lalo-lalo na sa lugar na ito na napakaganda ng hangin, maganda rin ang tanawin. Sa tanawin lang ay marirefresh ng utak mo. Ayan o. Ito, ikutan natin itong yan natatanaw natin na yan. Nakapokus yung camera ko dito sa Laguna Lake yan. Overlooking, no? Nasa overlooking ako. Pero actually nandito pa ako sa medyo ibaba. Hindi pa talaga ito yung pinaka-overlooking ng lugar na ito ng San Carlos sa Marian Hills. Itong lugar na ito ay isa ito sa mga private property rito na ito nga ay talagang pinapasyalan, pinupuntahan ng mga kababayan natin,
na nagpapapawis, nagre-relax ang mga isipan, ang mga sarili, at yun. Ito, kuha ulit natin. Ito yung ito yung Laguna Lake, nandito ako sa pinaka overlooking. Pero hindi pa ito yung pinakatuktok, ito yung nasa ibaba pa rin talaga ako, pero dito pa lang ay masisiyahan ka na rito na ito ay yung talagang dapat ma-appreciate. So ito yung isa sa mga pinupuntahan ko dito na talaga namang napakaganda na magpapawis dito at mag-relax. So tuloy tayo. Ito lang yung takbo ko. So medyo tinanghali na nga lang ako kasi kanina nga ay medyo mayroong hindi maganda yung panahon, madilim at makulimlim ang panahon para sa pakiramdam ko ay uulan. Pero itong bandang huli pagdating ng 8 tas 8 ng umaga ay gumanda naman yung panahon. Kaya ta ang ginawa ko, tumuloy rin ako para ituloy ko yung aking exercise pagpapawis. Kasi hindi ako nasisiyahan kapag lumipas isang linggo, magpas isang linggo na hindi ako nakapagpapawis. So ito, ano? Ayan, mga nakabike. Oh. Ayan, galing yan doon sa tuktok. Ito, maraming mga tindahan dito. Lagi apa? Kan, napakasarap. Kaya halina kayo, mga ka-senior po, mga kababayan, mga ka-Pinoy. Magano na kayo, magpapawis na kayo. At yan ang ating kailangan. Mas kailangan natin ang magandang kalusugan. So kaliwa na tayo rito sa pagpunta na ng Marian Hills. Yan, dito po kayo makakabili ng mga suso. Yan, mga ganyan. Yan, susong Pilipit. May manok pa. Sir, saan po nang gagaling yung ating suso? Mindoro po. Sa Mindoro. Oh, isipin mo yan, nasa Mindoro, galing Mindoro. Nakarating dito sa bundok ng San Carlos. Oh, hindi mo alain, no? Oh, ma'am, kayo po yung may-ari, ma'am. Si Ate Josie. Jo. Oh, yan. Si Ate Jo. So, ayan. Dito, kahit nasa bundok, makakabili tayo dito ng suso. Ito yung lugar na kaya lang ngayon, nagkataon na walang gaanong marami silang parating na suso. Kaya kakaunti ang kanilang stocks ngayon. So yan si Ate. Ate, kakaunti po ang inyong suso ngayon. Oo. Parating mamaya ang ating
So mamayang hating gabi pa pala ang dating. Ayan, isang panira yung kanilang tiyatanggalan ng puwet. Ayan, ready to benta. Ayan, magkano po isang kilo, te? 50. O, 50 po, isang kilo. Kaya pag gusto nyo pong, pagka gusto nyo po na kumain kayo o magkata kayo ng susuna ito, na Pilipit, galing pa ng Mindoro. Ang layo po ng pinanggagalingan, dito lang po kayo pumunta sa San Carlos, sa subdivision. Makyat po kayo sa Marian Hills at madadaanan na po natin yung lugar na ito. Ate, maraming salamat po. So, tuloy na ako sa aking pagpapawis. Diretso na ito, papunta na ako doon sa tuktok. At tuloy-tuloy ang lakad ko. Ito yung mga sasakyan dito, maganda. Pag iniikot ko naman natin yung ating camera sa kanan, mayroon ditong parang kainan ito, bagong tayo nila ito, at akitin natin ng konti para at least kung mga gagawin kayo rito ay kayo ay makakain, makapagpahinga, at maganda po yung lugar. Kung gusto nyo mag-relax ng konti, pahangin dito, ito yung kanyang tindahan. Ayan po, ito yung kanilang mga lamesa, bago pa lang po na ito ay kanilang itinayo. Ayan. So yan, balik na po tayo at tutuloy na sa ating activity na pagpapawis. Ayan, tuloy-tuloy na po ito. Tuloy lang tayo, lakad lang. Ito, sa kanan ko may magandang bahay dito. Dito bihira pa po ang kabahayan dito, madalang pa. But itong isang nasa kanan natin ito, itong focus ng camera kung ito. Ito yung kung hindi ako nagkakamali, ito yung pangalawang bahay na itinayo rito mga dekada 80 pa. Itong bahay na ito, itong gate niyan. At ayun naman yung kabuhan ng kanyang bahay. Ayan, ang may-ari po niyan, foreigner, Amerikano, may-ari niyan. Ayan, tingnan natin. Ganda, no? Ganda ng lugar. Kaya sabi ko nga kung ako'y luloobin ng Diyos na magkaroon ako din ng yaman maraming pera, gusto ko sa mga ganitong lugar na mahangin, hindi maingay, at walang istorbo sa iyong pagpapahinga. Yun. Ito, may isang bahay pa rito. Tuloy lang tayo, mga ka-Pinoy. Tuloy lang. Ganda ng mga puno. Ayan, ito yung ating mga siklista na galing na yan doon sa tuktok. Morning po. Good morning. Nakapagpapawis na sila. At yung mga yan ay may mga times dito na may mga panahon dito na napakadami ng nagbabike. Napakarami ng umaakyat dito. Katao nga lang na ngayong itong araw na ito ay simpleng araw. Ngunit kung dito ay amang araw ng Linggo, pista opisyal, Sabado, grabe po ang tao rito. Talagang dinadayo po ito. Hindi lang po ito yung lugar na hindi lamang po taga rito sa baba, kundi dayo po Mada, Laguna, minsan Cavite, nakakarating dito. Kaya napakaganda po ng lugar. So ito, may alaga silang baboy. Ayan, baboy na native.
Ayan, aboy. Ito naman, isang mag-anak kong masasalubong ko. Galing yan doon sa tuktok. Na sila ay nag-relax at nagpapawis din. Ayan sila, oh, kasama mga bata. So yun. Ayan, mga kapinoy. In-encourage ko kayo. Hindi lang yung mga senior, kundi lahat kayo na mga kapinoy ko, babae at lalaki, bata at matanda. Bigyan po natin ng time ang ating mga sarili para po maging malusog tayo para mabuhay po tayo ng maligaya. Kasi kapag ka ang isang tao ay walang karamdaman, walang dinaramdam sa kanyang katawan na masasakit, ito po ay malusog at masaya, masigla buhay. Katulad ko, hindi naman ako mayaman. Actually, wala nga akong trabaho sa ngayon, wala akong hanap buhay, pero masaya ako kasi nadarama ko yung lakas ng pangatawang ko sa pamamagitan ng aking pag-exercise dito sa lugar na ito. Kaya in-encourage ko kayo, mga kapinoy, mga kasenyor, lahat ng mga Pilipino, pag-exercise tayo. Palakasin natin ating mga buto, palakasin natin ating mga katawan. Huwag tayong matakot sa sikat ng araw. Kailangan natin yan. Kapag kulang tayo sa sikat ng araw, sigurado rurupok po ang ating mga buto. Kaya huwag natin katakutan ng sikat ng araw. Halina kayo. Kaya halina kayo, sumama na kayo sa akin. Hindi man dito sa lugar na to, sa inyong lugar, kung mayroon kayong mapapagjagingan, mapapaglakaran, lakad lang. Hindi naman kailangan dito yung tatakbo ka ng mabilis. Pero sa inyo yung sarili mo, hindi kailangan. Kailangan lang, masikatan ka ng araw, mapawisan ka, upang lumakas yung ating katawan. Ang sikat ng araw ay napaka-importante sa ating mga katawan. Vitamin D, pampatibay ng buto yan. Kaya, hindi naman sa pagmamalaki sa inyo, kahit ako'y 61 taon na, ay talagang ako po ay nakatakbo pa, wala pang masakit sa mga tuhod. At naiikot ko itong lugar na ito. 5 ikot ako dito. Ay ito, may papasukin tayo rito isang lugar na ito yung kung saan ay ito yung paikot. Yan, paikot yan. Ito, white, nakaano ito eh. Nakasanga ito papunta sa kabila. Ito papunta sa kaliwa naman. Ito kanan to. Pero, pagka inikot mo to, dito rin ang baksak mo. Kaya itong kalsada na to, paikot po yan dito sa bundok na malaki na to. Ayan, paikot yan. Maraking bundok ito. Siguro kung susukatin mo ito, itong paikot ng bundok na ito, itong kalsadang ito, hindi ako nagkakamali, nasa mga 2 kilometro ito. Pagkagaling po sa baba, bababa ako ng 2 hanggang 3, simula ro sa baba doon sa start kanina, ay pagdating dito, nakakalimang ikot pa po ako dito. Nakalima po akong ikot kasi masarap ngang magpapawis. Masarap tumakbo kasi ang hangin nga ay presko talaga siya. Presko. Napaka-presko ng hangin. Ayan. Ito na. Ito na yung overlooking. Ayan. Kita nyo? Ayan. Kita nyo yan. Overlooking na yan. Ayan na po. Ito yung overlooking natin. Talaga, ayan o. Andito po ako sa
Hindi pa rin ito yung pinaka-kwan. Tuktok mess, may overlooking pa dito yung itaas nga doon. Yung pinaka inatawag nilang antena. Ito, ito nandito ko sa gitna. Ito sinisentro ng aking camera. Ito po yung bikutan. Bikutan yan. At kapag iniikot ko ng kaunti dito, itong hinaharap na to, medyo masilaw lang, masilaw ang sikat ng araw kasi mag-alas 10 na. Yan po yung tinutumbok nito. Ito po yung Talim Island na yan. Yan, bayan ng binangunan to, yung lugar na to. So, ito naman, baba ko. Ito po, ito na po yung bayan ng ito na po yung pinaka San Carlos Subdivision. Yan, San Carlos Subdivision po yan. Yan po yun. Itong nasa ibaba natin, kung mapapansin ninyo, yung kabahayan na yan, San Carlos Subdivision po yan. Yan po yun. Yan, yan po tayo dadaan. Kung kayo pupunta rito, dyan ka dadaan sa San Carlos Subdivision para marating mo, para marating mo itong Marian Hills na ito. O itong antena na tawag nila ay talagang wala kang ibang dadaanan kundi dyan. So yun, balik na tayo rito. So ito naman, ito nandito pa rin tayo sa itaas na ito, sa lugar na ito. Inikot ko ng bagay yung camera ko. Ito yung, kung makipapansin natin, yan po yung tagig. Yang nandiyan, yung malayo na yan, tagig yan, tagig. Pag kinanan ko ng kaunti, Makati na, siyempre Makati na yan. At doon sa, hindi na halos matanong na yun, ayun ay Kamaynilaan na po yun. So tuloy tayo mga Kapinoy. Tuloy lang. Okay. Tuloy-tuloy lang tayo. Muli ay tatakbo tayo rito. Takbo uli. Ito naman yung tinatawag nila na tunnel. Kung titignan mo, tunnel yan eh, oh, parang tunnel. Pero actually hindi tunnel. Ito yung tunnel ng mga puno. Ayan. Ayan oh. Ayan. Tunnel ng mga puno yan. So, kasi yung mga sanga nung dulo ng puno ay abot sila, magkadikit. Kaya kung tingnan mo, para kang nakapasok, para kang sa tunnel. Kaya kung tawagin ng iba, yung mga umaakyat dito ng mga bago, may tunnel. So, yun. Tuloy lang tayo, mga Kapinoy. Takbo! Takbo tayo. Lapit na po tayo makarating sa antena na tinatawag. Yan po yung pinakatuktok. So dito, may Mama Mary. Ayan. Kasi kung po ito eh. Yung ibaba, may church po dyan. Ito yung grotto, kung tawagin sa binangunan. So, yan. Eh, Mama Mary, oh. Tuloy lang tayo. Kasi medyo mainit na rin yung sikat ng araw. Pero pag dito ka maglalagi, walang problema. Kasi malilim. Ang lalaki ng mga puno. Ito naman po yung bahay na pinakauna rito. Yan po yung bahay ng may-ari ng lugar na to, ng Marian Hills. Siya po yung may-ari. Ito ang pinakaunang bahay na itinayo dito. Dekada 80 po. So yun.
Ito, mayroong isang pamilya rito na nagpapapawis. Hello po. Good morning. Ayan. Nagre-relax sila. So, andito na po tayo sa tuktok. Natawag pong antena. So, antay-hatid ko na po kayo sa antena. At ito na po yung antena tinatawag nila. Ito po yan. 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 Yan po yung pinakatuktok nito. Ayan po yung antena. Ayan. O yan. Ayan. Ayan po. Ito po yung cycling station. Kapag